Hello guys, meron akong papakita sa inyo. Ganahan, ayan. Itong uod na to, ayan. Ito yung uod na nag-emit ng sapot eh. So sa ngayon hindi ko pa alam yung pangalan niya. Pero naalala ko kasi nung bata kami, ginagamit namin to pang parang ginagawa naming laruan. Ayan. Kung halimbawa magtatanong ka, kung halimbawa saan yung norte, saan yung timog, ganun. Saan yung timog norte para siya. Saan yung silangan kanluran. Ayun. Pag tinanong mo 'yun, gagalaw siya. So meron siyang auto response. Ngayon, subukan natin siya ulit kung gagana pa rin. Ayan. So eto, balik tayo sa pagkabata, guys. Okay. Susubukan natin, ha. Okay. Daya. Ayun. Gumalaw siya, guys, na. Walang maika yan. Hindi ko lang alam kung naiintindihan niya tayo. Ah, loud. Ayun. Ah, amyanan. Oh, amyanan. Amyanan daw. Amyanan. Ah, daya. Daya. Oh, daya. Ah. Yan. O kaya, ano, amyanan. Ah, loud. Oh, diba? Tinuturo niya. Magaling. Ewan ko lang kung may tainga to, no? Tingnan natin. Aalamin natin yan, guys, sa dulo ng video ito. At i-feature natin kung ano nga ba yung klase ng... Ano nga ba tong uod na to. Magandang araw, mga ka-DA. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa hornworm. From the word itself, horn, na ibig sabihin ay sungay. Una, para saan nga ba ang sungay ng hornworm? Ang sungay nito ay nagsisilbing defense mechanism nila bukod sa disenyo nito. Ito rin ang ginagamit nila para masense nila ang paligid kung meron itong paparating na panganib. Sino naman ang kumakain ng hornworms? Marami po. Ilan sa mga ito ay mga ibon, manok, pato at iba pang mga alaga natin sa bahay. Leopard, gecko, euromastix, amphibian, tarantula, at alakdan. Mataas ang ito sa calcium, mababa sa taba, at walang chitin, at napakadaling matunaw sa loob ng tiyan. Sa itsura ng hornworm, nakikita mo, kaya mo kaya itong hawakan? Kung pagbabasehan kasi natin sa itsura ay parang nakakadiri itong tingnan, di po ba? Ngunit ang kanilang mga sungay ay hindi naman pumapanganib. Parang kunwari lang na nakakatakot sila, pero kunwari lang po yun. Wala namang mangyayari sa'yo kung hahawakan mo siya. Ngunit mag-ingat, ang ilang uri po ng mga uod ay hindi dapat hinahawakan. Ang hornworm ay nagpakasustansya nito sa ating mga alagang hayop. Kung kaya't ang iba o sa ibang lugar ay inaalagaan nila ito at pinaparami. Ang mga hornworm po ay mga agresibong feeder, kaya mabilis na makapaminsala sa ating mga pananim. Kahit sa isang magdamagan lang, lalo na kung marami na sila. Ang mga uod ay nagdudulot ng pinsala sa labas ng prutas. Partikular na po dito ang kamatis at nag-iiwan ito ng malalaking bakas sa prutas habang sila ay kinakain. Paano naman tanggalin ang hornworm sa ating mga tanim? Kung ayaw mong gumamit ng mga kemikal sa iyong tanim, ang isang paraan para mapatay mo ang mga tomato hornworm sa organikong paraan ay paghaluin ang kombinasyon ng likidong sabon at tubig. I-spray ang timpla sa mga dahon ng halaman bago magdagdag ng paminta ng cayenne. Ito ay mapupusa ang mga bag at kaya niya itong itaboy papalayo sa ating mga taniman. Sa tanong na nakakalason ba sa aso o pusa ang hornworm? Hindi po. Bagkus, kinokolekta at iniimbak ng mga wild hornworm ang lason sa mga halaman na kanilang kinakain, na ginagawang nakakalason kung sila ay natutunaw ng iyong alagang hayop. Saan naman napupunta ang mga hornworm sa araw at bakit hindi natin sila nakikita? Malaki yung posibilidad na sila ay nagtatago lamang sa ilalim ng mga dahon at saka paan ng mga panloob na tangkay nito.
Ang mga iba din naman ay may kakayahan pumasok sa ilalim ng lupa. Sa gabi naman, sila ay aktibong umatake. Dahil ito yung oras kung saan malamig. Nagsisimula ang mga uod na ito bilang maliliit. Kaya kahit na maliit ang uod, ay kaya pa rin puminsala nito. Hindi nga lang natin napapansin sa una, pero kapag sila ay lumaki na, sigurado magtutulot ito ng malaking pinsala. Paano naman maiiwasan ang mga hornworm? Una, sisiya sa ating maigi ang ating mga halaman. Maaaring maiiwasan ang isang tomato hornworm infestation kung lagi itong gagawin sa iyong hardin. Mag-spray ng tubig ng madami. Lagyan ng lupa sa paligid nito. Mag-spray ng natural insecticide. Magtanim ng trap crop. May mga ilang uri ng pananim kung saan nagsisilbing patibong ito sa mga hornworm para hindi na sila makapaminsala pa. Gumamit na din ng pop-up bird netting. Paano naman pinapalaki ang mga hornworm na hanggang maging moth? Una, ilagay ang pupae sa isang flight cage o iba pang nalagyan na may maayos na ventilation. Ang mga adulto ay dapat na magsimulang lumitaw sa loob ng 1 hanggang 3 linggo upang maghanda para sa paglitaw ng mga gamo-gamo o moth. Ilagay ang ganap na nabuong mga pupae sa isang flight cage o iba pang nalagyan. Panatilihin ang mga ito sa normal temperature o room temperature at hayaang naka-expose ito araw at gabi. Gaano naman kalaki ang mga hornworm? Ang mga adult hornworm ay malalaki, mabigat ang katawan ng mga hawk moth na may haba ng pakpak na hanggang 5 pulgada o 5 inches. Ang mga nasa hustong gulong ay kadalasan na pagkakamalang hummingbird dahil sa kanilang malaking sukat, mabilis na wingbeats, at mabilis na pagkalaw. Saan naman naging itlog ang mga hornworm? Ang hornworm ay naging itlog sa ilalim ng mga dahon. Ang mga itlog ay napisa sa 1 linggo sa huling bahagi ng flexible at ang larvae ay lumilikha ng mga cocoon pagkatapos kumain ng hanggang 6 linggo. Masarap bang pahain ng isda ang hornworms? Po, kadalasan din ito ang pinapakain ng mga may fish pond dahil ito ay may mataas na sustansya. Iyan lamang po at maraming salamat po.